Hello po mga kaibigang OFW at yung mga kaibigan natin nandito sa Pilipinas, sa mga lahat-lahat po ng mga nanonood sa ating channel. Eh, na-miss ko po kayo kasi once a week na lang po kami makapagluto. Miss ko rin po kayo. Eh, kaso po, mag-aaralan po yan para sa inyo. Ngayon, meron po akong mga nagsasuggest sa akin matagal na yung Pininyahang Manok. Eh, ito po, gagawin na po natin kasi ang hirap din naman mag-isip nga naman ang po tayong iluluto. Ngayon, ang style po namin ng pagluluto ng Pininyahang Manok, eh, ito po ang mga sangkap na gagamitin natin. Sa mulakan po kasi ganito kami. Ang bawang, sibuyas, may patis, paminta, tsaka yung laurel, green peas, red bell pepper, tsaka po yung green. Minix ko na siya. Itong carrots at tsaka yung patatas. Yan. Tapos may pineapple chunk po with zero po siya. Ngayon, ito po yung chicken. Kasi mga legs po ang nakukursan dahil ko iluto kasi medyo malasa-lasa siya. Tsaka, ito po yung salt and pepper. Bago ko po siya i-luto, lagyan po natin ng konti ito. Tapos may oil din po siya. Ito. Konti lang po, salt and pepper na ito eh. Eh, may patis naman tayo. Yan. Yan, konti lang kasi baka umalat. Eh, may salt na po yun. Baka ng paminta. Yan po siya. Ang ating Pininyahang Manok. Ngayon, nagpapainit na po ako ng frying pan natin. Ito po siya. Pag mainit-init na po siya, medyo ipapry ko po ito ng bagya bago po siya igisa isang kutsa. Medyo ibabrown natin siya ng konti kasi nagbibigay po siya ng masarap na flavor. Pagka medyo yung brown-brown po ito, mga balat-balat niya, ganon. Saka po natin siya igisa. Isasang kutsa na po natin siya. Kaya ayan. Ayan siya. Ayan nyo. Papaturo ako kayo mag-video. Kahit mag-isa lang ako, pagtsagaan nyo na lang. Eh. Kasi, siyempre, hindi ako kasi galing niya. Pag-aaralan ko yung mag-video para yung kung ano na iluluto namin sa araw-araw, sishare ko sa inyo. Yung mga healthy food na mga gulay-gulay lang ang binaksak-baksak lang dyan. Hinulog ko lang na ganyan. Lagyan lang isang praso isda. Yun. O, kita niya ang inyong lola. Magsi-61 na, pero healthy pa rin. Eh, kasi po, maingat din naman po tayo sa pagkain. Tulad ba, kakain ka ng hipon, kung kainin yung mga ali-aligin niya. Tsaka misan-misan lang po. Kapag huwag niyong susunod, naman, nagluto kayo marami, konti-konti, parang tikim lang. Ganun lang po yun. Pupuntohan natin siya ng oil para ma-fry siya ng konti. Uy, sobrang pala init. Medyo tagalin ko po siya doon para hindi siya bigla masumog. Pag-brown lang po natin ng konti para ang sarap po niya sa Pininyahang Manok. Pilingin. Ayan, ito ang ganda. Dito na rin po natin siya i-isa para ang lasa niya higaan. Ayan.
Balik natin sa dito sa ating pinaglagyan. Wow! Malasang malasang sa ninyo. Ngayon, ilalagay na po natin yung bawang. Ayan. Sa pinagkisahan po natin. Ay, sa pinagka-fryan natin. Sunod na po natin itong, hindi na man po natin kailangan i-brown ito. Kasi medyo sariwa, mas maganda po pampalis na lang sa ayan. Sunod na po natin ito yung sibuyas. Aming sibuyas. Masarap. Nagluto ako yung katas niya ando, no? Sarap. Ngayon, ito po manuluto na yung sibuyas. Susunod na po natin yung bell pepper. Ngayon, ibabalik na po natin itong manok. Ayan. Oh, magdaman na naman ang kain natin ito. Lagay ko na po yung sipatis. Naku po, masarap. At si bell pepper. Ay, si... Ano ba ito? Yung damon laurel po. Ayan. Tapos, butura natin ng... Ayan, yung crack-crack na paminta. Ayan, naku, ang bango na. Tatakpan muna natin po siya para masangkot siya. Ayan. Ihinaan ko na po ako eh para ilabas pa niya yung katas nung chicken. Dahil yun po ang gibigay ng napakasarap na lasa. Tsaka yung na-fry natin ng konti. Naku. Hihilaban na naman tayo sa pagkain. Mamaya na po natin lalagay yun. Medyo maluto-luto na po yung kami. Ilalagay na po natin ito para sabay-sabay sila mo lang luto. Medyo na ang gas ang pagkakas. Chicken natin, ayan na. Sinangkutsa ko na siya. Lumabas na yung sarili niyang lasa. Yan po yung katas niya. Mahina apoy lang. Ayan. Ay, kabang mo. Naku, tingnan nyo. O, yung pagkaka-fry-fry ng brown ng konti. Talaga naman, napakasarap nito. Ito po, ilalagay na po natin yung patatas para tamang-tama. Sa pagkaluto niyan, luto na sila sabay-sabay. Ngayon, sabay-sabay na po natin ito. Dahil nasangkot siya na, ilalagay na rin po natin yung pineapple. Tsaka yung juice niya. Yan, para lasang-lasa po siya. Yung iba po kasi minamarinate, eh kami hindi po direct na. Kasi, pagka ang sa akin lang naman po kasi, pag minamarinate yung binabarbecue, kasi yung syrup niya, tatapon pag binabarbecue mo, hindi tatalabi yung lasa. Eh dito naman po, hindi naman natin ibabarbecue. Makukonsentrate niyang maabsorb yung lasa ng juice nito at saka yung pineapple. Yan, baka naman sobra pong dami. Tamang-tama lang po yan. Kahit ang bagay, pag sobra, hindi po maganda yan. Cover po natin ulit. Tingnan niyo, ang ganda.
Mamaya na po yung green peas. Hintay po natin maluto ito. May mga kulturo tao dito. Gusto ko po magpasalamat sa nag-gift sa akin po sa lubong nito. Yung pong mga guests ko nagpunta sa OMA ay nagpunta sa farm. Yung best friend kong, isa sa mga best friend ko si Magda, tsaka itong si Julian Agustin, Grace si Bea Agustin from Las Vegas. Kasi bago po sila umuwi noon, sabi niya nila sa akin, Idol, pwede po ba kayong mamit? Kasi nag-anwebay sila, malapit lang sa amin. Sabi ko, okay, nagkataon naman yung friend ko sa OMA, sabi silang umuwi. Kaya yung pinag-isa ko, kaya kasaya-saya po ito patutulog. Hindi na kami nakapag-video nung natutulog na doon kami lahat sa isang kwarto eh. Kwentuhan, tawanan. Ngayon, ito po yung bigay nila Julian Agustin. Nagtrabaho po siya sa Las Vegas bilang isang PT sa isang hospital yata yun. Ngayon, ito po. Salamat, June. Julian and Tracy Bea. Ito, titignan natin yung mga bigay nyo. Ay, ang ganda. Meron na akong makakahalili sa bigay na Miss Sashi. Yung bag na Kipling. Oh, ang cute. Paborito kong ang dalin yung game. Yung game sa akin ay Miss Sashi kasi very handy at saka maraming laman. Punta ako supermarket, punta ako bag, isusuot. Ganyan lang ako. Oh, ayos na. Normal lang. Ayan. Tingnan po natin. Ito, ay, meron pa siyang Nutella. Wow. Ay, ang sexy ko naman dito. Ala. Siya, susuot ko ito papuntang Hong Kong. Ang cute. Bagay ba sa akin? Deya, Tracy, bagay ba sa akin? Mga anak. Anak ko na po sila eh. Wala na po silang lola. Kaya ako na lang kakumami nila. Ay, ito pa. Ay, para kay Mark ito. Oh, ito. Kasi sa iyo ito, Mark. Yun. Oh, galing, oh. Small nga, tama. Kasi sabi niya, pasensya na po kayo dito sa munting ano namin sa inyo. Naharap na si Mark, sabi ko, may work shift. Yung ibang chocolate, binigay ko na doon sa apo ko. Wow. Parang alam niya yung paborito ko. Paborito ko ito. Yan. Yan. Yung ito po may mga Hershey. Naduot na po nung apo ko dun sa Bulacan. Binigay ko na. Ito ma, ibibigay ko sa kanila dun pag uwi ko ulit. Meron Hershey. Wow. Ayan. Ako, salamat. Patatabain nyo na naman ako. Ano naman ba ito? Ay. Milk chocolate. Siguro sarap nito. Pampataban. Naka! May ingredients na naman sila sa akin, garlic pepper. Mahilig din doon po kasi sila magluto yung kanyang mga dalaga. Ayan. At saka ano inang ito? Garlic and herbs. Wow, ang lalaki. Chang-chang siya, oh. Oh, ang sarap nito. Sige, magluluto tayo nito. Hindi ko nga alam kung saan ko gagamitin ito. Pero ang dami na, dami na pagkis sa akin. Ito po ang pasalubong sa akin ni Julian Agustin at ni Tracy Bea Agustin. Salamat mga anak! Sa next time na pag-uwi nyo, marami tayong bonding. Yung binidyo nyo, inano ko na sa Facebook, ipinost ko na, pero isasama natin dito yun para iba, makapanoodin. Ngayon, ito naman po yung sa, isa sa best friend ko sa Oman, si Madam Magda Palomo. Madam, maraming po salamat. Oh, ito galing ito sa ano, sa kanilang lugar. Taga ano ito eh. Sa Isabela po siya. Ang galing sa Isabela, bumaba na siya sa ano, sa San Miguel, inabangan namin. Sabi sila nito, wow, ito yung anuhan ng pang-uso, yung insenso, yung, ano ba yung binilin ko sa kanya? Ito, ito, pampaalis ng masamang espiritu. Amahal po nito. Ang ganda, first class pa talaga. Wow, umahal. Ayan. Frankincense po, yan. Wow! Ito yung billing ko sa kanya. Kita mo lang po. Napakamahal pa lang to. 13 reals, 300.
kuha pa tak po ito ng 1,500. Madam, thank you. Madami ko utang sa'yo. Ay, salamat. May mangungut-ngut ako sa gabi. Hindi mo na ako papapayapin. Ah, ito yung binili ko sa kanya na pagpamatay ng ipis. Yung boric acid. Ilagay mo lang sa ano, powder, ikanaw-kanaw mong ganon. Kaya, tagal ipis at saka langgam. Ay, pig! Sarap nito. Paborito niya ito eh. Pag nagdadagat po kami, siya yung kasama ko sa dagat. Yung dry pig. Masarap po iyan. Iyan. Ito pa. Ano pa ito? Ay! Dami niyang ano. Ano rin ito? Peanut bake. Ayan, ito. Ayan. Wow! Salamat! Ang dami niyong pasalubong sa akin. Ako magpasalubong sa isa lang. Sa dami. Isang kape, isang sabon, isang tsoklate, ganon. Ito po, maraming pong salamat sa mga nagpadala, naalala sa amin. At sana huwag kayong madadala. Yung po gusto umuwi, kung matataon po na gusto niyong ma-meet ako ng personal, matataon po hindi ako busy, at saka wala po sakit. Sige po, mag-meet po tayo. Meron po ako nakaready in-meeting, si Amy D. Guzman. Dapat, ano, September po siya umuwi, pero napaaga kasi kakalungkot na matay yung kapatid niya. Nag-message sa akin nung isang araw, pwede na ako baka magkita, medyo naka-recover na sila. Sabi ko, sige, hindi ko nabanggit sa kanila after nung may guess ako sa Bulacan. Nagkasakit naman ako nung telegit, isang linggo po ako tulog, kain, higa, tulog, pahinga lang, bawi na, hindi ako minum ng gabak na kahit ano. Lemon lang po, yung galing sa Bulacan, yun lang. Tapos tubig, yun na. Ito, marami po salamat. Aking lilipit at ating chichekin yung para i-ready na natin ang ating tummy para sa eating portion na makatulo laway. Ako yung po pala nagugustuhan niya sa akin. Dito na po natin siya ilalagay. Ito, gusto ko sunblock. Kasi ito po yung dati nung nagdadagat kami, ang dami kong mga pekas-pekas. Ngayon, yung aking isang best friend na kumari ko, dito nagtatrabaho, may pasalubong. Meron siya bigay sa akin mga sachet lang. Aba, eh dito po sa Bulacan, nangawala. Samantala nung nasa Oman ako, dami-dami, yun po ang ginamit ko, nawala. Ngayon, balik na po natin. Pagsamahin ko na. Salamat po. Aba, ito na sa iyo. Pag-isa pala tayo. Tingnan nyo. Wow, nagsabaw-sabaw na siya. Happy na siya. Haluin. Luto na siya. Titikman na lang natin ang kanyang lasa. Okay, pwede ko na siya lakasan ng apoy. Okay. May katas-katas. Ito, lalagyan na po natin yung cream peas. Ayun. Wow. Manyaman na naman. Good. Manyaman. Kasarap. Nako. Suwabe. Ayan. Kaganda. Dito hindi bahala si Batman. Bahala na si Robin. Titikman ko. Tama ang kanyang pala. Atin po siyang tikman. Balansin natin yung alat niya. Tsaka yung kanyang sweetness. Sarap ng pininyahang manok. Talagang pinyang-pinyang lasa niya. Iba ang linamnam niya. Wala po betsin niya. Wala po yung magic-magic sarap. I-fry nila ng bagya. Yung nagbabrown na yung pinagprituhan yun, nagbibigay ng ibang flavor. Masarap na flavor. Tama-tama na alat yung asim.
at saka tamis. Sarap-sarap. Ikokonti ko lang po ng medyo tuyo-tuyo konti, lalo po sasarap para makonsentrate po niya yung lasa niya. Yung mga inilabas niyang katas. Yan po. Tama-tama po yung asin at saka tamis. Naku, sarap na naman kain po nito. Ito po, atin na po siyang hanguin. Mayaman. Yan, tama-tama po. Yung kanyang sabaw. Patayin na natin. Yan. Po, atin na po siyang sisintensyahan. Nako, pahala na si Batman. Kasi may balat-balat din ito eh. Gusto-gusto po ito ng kapamilya natin. Favorite nila, chicken. Gusto-gusto po nila ang chicken. Atin pong sisintensyahan. Pero bago po yun, may nilista po akong nagpapashoutout at saka yung mga isi-shoutout ko rin po ng mga kaibigan ko sa Oman. Nilista ko. Kasi hindi ko akalain na sila pala ay nagkukwento-kwentuhan doon at ako ay napapanood na nila sa YouTube kasi hindi ko po sa kanila sinasabi. Meron po kumakontak sa akin dahil may kaibigan sila, kinakontak sila, ganun-ganun-ganun, usap-usapan. Ngayon wala na akong time yung mabanggit, yung hindi ko po mababanggit, sa susunod po yun, ililista ko yung mga close friend ko po sa Oman, mga kaibigan namin. Ako, eto na po ang sulat ng inyong lingkod, eh hindi ko maintindihan. Sulat ko, hindi ko maintindihan. Eto po, isi-shoutout po natin unang-una si Marina Jones, si Pobi Bartose, Abir Olifornes, Eric Kajuday, Benjamin Bellaces from Malaysia, Renaldo Cargo, Maria Santos from Riyadh, Bernardo Carpio, Giovanni Rentasida, Eric Kajuday, nabanggit ko na ata yun ano, o yun. Myra Lee, Luz Sirio, Sandy De Leon, Sue Peluz, Amien, Cute Cat, si Dabi, Dodoy, Ryan. Ito naman po yung mga ibang friends ko sa Oman. Ang bilis-bilis ko ulit sininan ako na lang kasi may nagsabi niya, uy, nandiyan dyan ka na pala, ganyan ang kwento ha, chat-chat kami, eto na. Si Roda de la Cruz po, yung kasama ko sa beauty center nung bago pa ako sa Oman. Magda Palomo, isa sa mga BFF ko. Maribeth Libaton, BFF ko rin yan, Mari ko pa. Si Arlene Angel, isa rin yan sa BFF ko. Si Maring Silvia at yung paring Arnold. Mag-asawa po sila. Mga close friend po silang totoo mga kaibigan. Chief Mendoza. Si Loli Patricio. Mel Patricio. Si Maring Virgie Julay Katapang. At ang asawa niya si paring Alfred Katapang. Annalyn Aquino. Kumari ko din. At ito po yung aking pamangkin na nasa Canada. Lagi nakasubaybay sila nung aking pamangkin na apo na. Adi Villafranca, asawa niya si Jess Villafranca, si Dave na bunso nilang anak, si Jessa, si Ruth. Ito po yung mga dumalaw sa akin, nag-guess ko, si Junwin Agustin, Crazy Bea Agustin, si Michi Subatan, at saka yung anak niya, si cute na si James Wells, Rochelle Camacho, Miss Lanzones, Kirida Joyce, si Timmy Love, namimiss ko na, Rene Tanyala, Perfecta Magdaman, Amidi Guzman, si Yusun, siya yung nag-message siya na magkita kami, galing sila sa US. Si Ellen Hernandez, Maria Teresa Pajardo, at
Please, but not the least, si Arnel Cruz. Dapat susunod siya sa Bulacan, hindi nasunod sa dami na schedule niya. Yun lang po. Ngayon, susunod. Maglilista uli ako. Makaraan kasi, lagnat ako isang linggo, tulog-tulog, kahit tulog. Tapos, linis-linis yan, pagpahabol. Ngayon po, ito, sintensya natin. Hindi po ako kakain ng marami ngayon dahil nagbabawas ng kakainin. Wala na po ako maisuot na damit. Ngayon, atin na po siya. Sintensya ko. Masarap po ito ni Sili. Huwag na lang kayo magsili. Baka dumami makain. Masira diet. Nag-iisip pa eh. Nako, manyaman, manami. Nagimas. Wow. Ang sarap-sarap dito. Ito, paborito ko mga gulay-gulay. Unang subo po para sa inyo na namimiss yung mga eating portion natin. Ako rin po eh. Kahit nung sinabi niyo nakakatuwa ang panorin, pinanonood ko, natatawa ko sarili ko kapag ko lang ako namuuhi akong nakakatuwa na. Ito po, unang subo para sa inyong mga OFW at yung mga hindi OFW na nandito sa Pilipinas. Yung iba po na nandiyan po sa Hong Kong, baka po gusto niyo makita, mag-meet po tayo dyan next month na. Para po sa inyo, papatas muna. Yung pala yung pineapple, sarap. Mampagana talaga yung sweet. Gulay pa lang, tsaka sabaw, ulam na. Ito po. Manyaman talaga. Lagyan natin siya ng, natay. Sa inyo na to. Hindi ako makaitam ng red horse na yan kasi nasagad kami sa red horse sa pan. Hindi ako. Sarap. Ayan na. Nasa na yung kapamilya ko. Paborito na yung mga chicken. Ay, gaganaan naman kayo kumain. Ito po, nakakagana yung tamis niya at saka yung asin niya. Ang ating pininyahang manok. May iba po naglalagay ng milk o tsaka coconut milk. Pero kasi yan po nakagisna ko sa Bulacan, wala kaming coconut milk o milk. Kasi pag naglagay kami ng coconut milk, parang paldareta na po yun eh. Pero sa nila, twist yun eh. Okay, sarap. Tamang-tama yung kanyang alak. Ang tamis. Parang may bakes yun eh. Sa linam-nam. Ay, naku, naamoy ni Sam. Sam, kaya nabili ako. Init-init pa. Nangalabit na nga. Oh, gugutom na yung aking baby. Ang katabi ko sa pagtulog yan eh. Magagalit siya pag di ko binubuksan ang aircon, di siya makahinga. Ang baksik ng bata. Parang anak ko na. Kalkal na kalkal na ganyan. Kalkal. O, ito pa. Ang malabit si baby ko. Anak, gusto-gusto niya, oh. Okay, na ikaw rin. Mula nang gano'ng kumaisikin. Nakapag-chalap ng kain ng baby, ah. Sige, saluhin mo ako. Kasi baka tumaba si mami nang tumaba. Ito na. Malinit pa, eh. Favorite niya, eh. Naku, nagparamdam yung isa, si Coco andun. Nagparamdam, nagbimbahin kunwari. O, teka, sige. Teka muna. Muna, maipot-ipot lang. Baka malibang ako sa inyo. Dumampot na naman ako ng kanin niya. Sama, baby. Coco, ito, oh. May kasosyo nga, kaya kapahanin ko pa ito. Eh, di rin pala sa kabila na nalabit, tingnan mo. Kasi ang style po niya, pagka na dyan si Coco, sisimple siya sa kabila. Yun na. Mainit pa ba? Mainit pa? Yan. Galing nga. Hindi muna lumamig-lamig. Nahanap ko din sa kabila, di rin pala nangangalabit pa. Lab-lab ni mami yan eh. Yan ang pinaka-baby dito eh. Hari pa.
Pag nga po ako nagluluto ng manok, lumabas silang palungang manok, pinolang manok. Yung gulay aking sa laman kanila, nihimay ko yun, kasabay ko doon, hagis ako ng hagis. Okay lang. Sa araw, nagawa ko silang palungan, yung muras ng palo. Ang dami, galing po sa Bulacan. Ay, gusto nila yung asim. Nako, napakasarap. Mm. O, ito naman ngayon. Gusto rin niya, oh. Mm. Ebert niya yun, may tamis-tamis ng konti. Tapos chicken. Mm. Ako naman. Koko! Awawa naman, papasukan mo, ha? Ano niya ba siya? Ano, nasa labas? Mm. Kaya sausaw natin sa ano. Gusto mo yung may sabaw-sabaw, eh. Mainit pa, baby. Manyaman na, oh. Kim ka, oh. Hmm. Wala ka pong gana? Ah, may gana na siya, oh. Kainan niya, oh. Ang bango kasi. Ang sarap ng... Tama-tama kasi po, timpla. Eh, may sakit itong si Kim. Kamu, oh. Hindi ako makain. Latas na iniinitik sa bibig. Eh, ngayon, kinain niya yung hinanis ko. Hmm. Ayan, oh. Nagustuhan niya. Ang bango po kasi. Wala pong gana, yun lang kumain yan. Apat na araw na yung gatas-gatas lang. Tsaka tubig-tubig lang siya. Ang galing naman ng mga alaga namin na inaamoy-amoy pa niya. Pintada yung silang palupan, ayaw. Koko, pinapasok kita eh. Kasi namiss ka namin, namimiss ka ng mga tagahanga mo. Oh, ito, mainit pa, oh. Oh, gentle lang ha. Gentle lang, dandahan lang. Oh, hindi na. Mainit pa. Hindi, mainit pa. Sige na. Ibaba ko, ayan. Mainit pa kasi. Gusto nila, ang bango kasi naman. Si Kim, matuwa naman ako. Nakakakain na si Kim. Ayan, babe. Nakakakain na siya. Inamoy-amoy po niya yung sinampalukan, ayaw niya. Pero paborito niya yung kasi nga wala siyang gana. Tapos yung apritada kahapon, ayaw din. Aba, itong pininyahan na gustuhan. Ganyan po sila pagka mabango. Nako. Nakatingin na sa iya, nakaabang na. Alam naman nila, hindi ko sila matitiis kahit di na kumain gulay na lang akin. Kasi kapamilya po natin yan, eh. Katabi-katabi ko pa nga niya. Yan, tatlo. Yan, yung anim na doon kay Lester sa taas. Mark. Sila yan. Ang lalambig sa akin. Malaki kayo. O, sa banang tingin sa amin, Sam? Ako? Ito na po, yun namimiss niyo si Coco. Ayan na. Tabi-ching-ching yan. Pag binigyan ng kuya niya, kuya Mark niya ng pagkain. Pag ako kumain na, bibigyan pa uli siya ng extra tuwa-tuwa. Kasi ang laki niya, hindi kasi sa kanya yung isang, ano lang, isang bowl na gano'n. Nako. Kahapon, pinag-adobo ko ng baboy. Nako. Tuwa-tuwa. Oh, king. Ayan. Ang buti naman, nakakakain ka na. Ay. Buti na lang, ito niluto natin, yung request ng mga viewers natin, yung subscriber natin. Charap na charap pala kayo, oh. Napakanyaman naman, oh. Ayan na. Kahit pinakumain si Mami, gulay-gulay na lang kay Mami, oh. Si Kim. Ay, nakatuwa-tuwa ako. Hindi siya kumain ng ilang araw. Ngayon, nakakain. Napakasela po niya, kahit walang sakit yan. Pag di niya gusto amoy, hindi niya kakainin yan. Tsaka yung isang beses, pakakain ko, yung pangalawang beses, at ano pa, tao. Sabi nga nung mga, pag may bumibisita sa amin, ang swerte nyo naman ha, manok-manok, baboy-baboy kayo ha. Sila lang naman po pinagluluto ko eh. Si Mark, nagluluto ng kanya yan kasi manok lang din na kain niya, gulay, hindi siya pwede yung baboy. Sipon, sili pwede. Eh, ako isda gulay. Nag-isda gulay ako,
may naka-adobo na sa kanila. Kasi titingnan nila ako kumakain. Kahit po nakakain sila ng ano, para kung nakukonsensya yung nanonood sa akin, kain ako ng kain, sila nakatingin. Kaya, pag meron ako isda, gulay, ulap, naka-reserve na sa kanila yung adobo o preto dyan na manok o baboy, isa-isa ko yung habi sa kanila. Yan. Kaya hindi ako makakain mabuti basta yun yung mga kasama ko. Pero tuwa-tuwa naman po ako sa kanila. Ito pa. Kasi dinanahan si Kim. Ngayon lang kumain niya si Kim ko. Charap-charap naman kasi luto ni Mami, ano? May edad na po ito eh, pero love pa rin namin yan. Ilan taon siya? 10? Si Kim? Ito nyo? Bait-bait niya. Pinaliligo ako yun. Bait-bait. Sab naman po. Sobrang bait din yan. Pag sinabi ko, kain ka ng gulay, papahaba buhay, para makasama si Pam na talaga, kakainin po niya kahit niya ang palayaan, napakarami ng kain. Nagulat kaya po ibig na ang palayaan, dami kayang kanakain. Para siya nakakaintindi. Sabi ko, kain mo yung saluyot, kainin mo yung malunggay. Pag nagtinula ko, may malunggay. Ako dami, isang ganun, bigay ko, kainin po siya. Sabi ko, gusto mong mababuhay mo, gusto mong matagal sana si Mami, kainin mo yan. Kakainin niya po talaga. Ganda mo nakikinig, oh. Good. Diba? Gusto. Masarap ba? Paborito niyo pa, magiging paborito. Kasi anong luto na sa kanila, ado-adobo paborito, eh. Walang gana po sa adobo, eh. Dati yun ang favorite niya, yun, oh. Ay, tuwa ako naman, nakakain na siya. Oh, ito, oh. Uy, iinom ka ba? Mainit pa. Apat na araw ata siya hindi nakakain, limang araw. Rain lang. Tuwa-tuwa naman ako noon. Sarap ba koko? Oh, ito na sa'yo. Ito mo lang. Ayun. Magsipon ka yata koko ah. Sila, uulan na ka sa labas. Pag-usin na po natin ito. Pakakainin ko na sila ulit. Magluto po kayo. Bagay siguro po, niluluto nyo na ito. Pero ipiprito nyo po ng bagya. Ang ganda po ng dating ng lasa. Tapos doon sa pinagpritohan niya, di ba akala niya sunog-sunog yun, siya caramelized doon yun. Yun po ay siya nagbibigay ng flavor. Hindi nyo na kailangan ng bechin o kung ano ng pampasarap. Para nga po may bechin, may ano, isa rin naman namin. Yun lang po naman ang technique ko niya, yung tamang pagluluto. Kompleto man kayo ng sangkap, kundi tamang pagluluto, malansa labas. Granula, kalasa-lasa. Yummy-yummy. Koko, oh. Ay, gagalit yung ating, ano, baby. Buso ko yan, eh, oh. Pogi-pogi kaya niya. At pagkayang po yung nakahiga sa kama, meron siya sariling blanket na itutupi kung parang ganyang kama. Kung kailangan, gusto niya, kung saan ako nakahiga una, doon din siya hilera. Pag igagawin ko siya, ayaw, babalik siya, gusto niya tabi kang nakauna. Parang kung tao, totoo ako. Sarap. Na-enjoy ako. Kasi nakakain si Kim ko. No, Kim. Mayan naman ulit, baka mabigla ka. Ang ano ng tubig. Ang sarap, habang nagtatagal, yung lumalamig, lalo ng alinamnam. Parang gusto pa mo, hanay, tara ayaw ko na. Kasi ayaw kong magbiyahe ng mataba. Iaalis kami ng aking mga anak. Ang sarap. Ang sarap ng ang lasa-lasa. Ito na nga. Ito na. Yung malalambot lang. Yung mga soft bones. Wow. Tawa-tawa. Ikaw, Kim. Oh. Kim, oh. Kim. Yan.
Paborito mo rin ito eh. Makakain na naman ng kraso eh dito. Kukunin ang anak mo yan. Kunin mo na. Ayaw mo nang buto na. Soft bones naman yan. Ang sarap. Inom ng tubig. Daman ang gusto niya. Ay, nai-nihi. Hindi na nakatiis. Sinahod naman niya sa basahan. Hindi na nakatiis, sinahod naman niya sa basahan. Ang sarap po. Paano po? Kahit pati-bati na tayo, okay na to. Eh, naka-18 po natin. Nag-aaway na yung dalawa. Pakakainin po. Baka eating portion po natin itong ating mga alaga. Diba, namimiss ko. Ako nga rin po, namimiss ko. Pagka yung pinanonood ko yung binidyo namin, wala sila. Parang may kulang tsaka boring. Hindi po ba? Nako, masarap po nang may kapamilyang ganyan. Nakakaalis na stress. Kahit kumagasta kami doon sa kwarto, pag may mga kalukuhan ng ginagawa, tawa ko ng tawa. Minsan mga naglalaro yan doon eh. Sa kama ko. Malaki kama ko eh, para kapamilya nga sila eh. At mabisyo pa. Eh, malamig na nga ang panahon ngayon. Hindi ko binibuksan yung AC. Itong nag-aano sila, hingal-hingal ko ba nakatingin sa akin. Ay, ako yun ang mga 30 minutes. Electric pan muna. Pamiyamiya talaga parang ano, nagkukukot-kukot na ganito si Sabi sa mga unang. Galit-galit. Pag kinilik ko na, binuksan ko na. Ay, hihiga na siya gano'n. Mabisyo. Talo pa ang tao. Talaga kapamilya nga siya. Nasa na. Yun eh. Ayun na. Balo ko yun eh. Nabusog na yun. Ayun na. Mag-iimista naman ako no. Babay na po. Hindi. Subukan niyo po yung style ng piniprito. Yung tama lakas lang po na apoy para mag-brown siya kaagad. Hindi siya magtutubig muna. Para pagka yung sinangkot sa niyo, dun siya magtutubig. Lalabas niya yung katas niya. Yun na po yung ang sarap na lasa. Parang gusto pa, kaya lang, mga 2 weeks na, alis na po kami, laki-laki mo pa. Wala kang isusuot, walang pambili ng bago. Yung po mga isinusuot ko, mga lumang damit ko lang sa Oman yun. Sa 24 years ko yun, paulit-ulit, maingat lang po ako sa damit. Ito dami. Ang sarap. Sarap yung pinya. Kakagana. Lalo pa masarap kung malamig. Kamay sabaw, masarap, mainit. Pero ito, habang aramag naman ko, lalong luminam na. Ay, tingnan nyo, makaabang pa, oh. Matanggal, eh. Tama na, mamami yan, sumobra sa katyan mo. Bukas naman. Oh, ha? Bukas naman, ano? Okay na. Babay na po. Enjoy the food. See you next week na lang uli. Ngayon, pangalawa taon na mga, di ba, madam, nung bagong dating ako rito, pinos ko agad yung tinanin ko. Tignan, mataas yan, mataas din siya. Nabuhay yung ano, nakangabaho. Oo. Oh. Kailangan mo panlumipad para makuha yan. Nakabot pa ng ganun kataas. Wow. See you, kids. With mommy, yes. Nakapitas na dyan eh. Yung punin nyo yung mga gaganda, sige. Tapos doon tayo sa may gilid, doon dami ang gaganda doon. Talaga hindi. Hindi po kami ubra yata magdala ng ano sa US. Kahit nga buto eh. Bawal ang ano eh, agricultural tsaka animal product. Hindi katulad ng Middle East. Doon nga po pagpasok mo pa lang doon sa airport, sasabihin ganyan. Do you have chicharron? Ganun mo mga balot. Chicharron, mga ganyan. Mangoes, ganyan. Bawal din. Pero iba po nakakapagpuslit mga seed. Basta mapupula, hinugla yung kunin mo na yan. Ah, may kumain. Naano na siya, over na eh. Ito, di ba nga? Pwede mo i-ganon sa iyo. Ayan. Ay, tayo, tayo. Tara. Asan na yung kanya pa rin? Ang damit mo. Ito ate talagang sanlaki.
Ganyan pala. Tanak ko. Kukulit kayo nun, laki. Hey, nabiyak na ito. Kaya nga eh. Ano mo siya, video mo? Ayun pa, yung laki eh. Gano'ng katagal po na ano? Guys, naitanin mo yan? Hindi yan, biyak yan. 8 months, namumunga na. Pagpatak ng ulan, sigurado yun. Namumulaklak na siya. Nagtanim siya sa harap ng bahay, hindi pa namumunga. Yan ang nakatagal yun natin. Kailangan naka-expose sa araw. Eh, doon, bagay mo nga lang doon, naubos namin yan. Ito maliit. Pwede kuhanin mo rin. Ang tamis-tamis niyan. Ayun na, dahil mumuli yung malalaki niyan. Puro po siya red variety. Oo. Yung kulay puti kasi. Matabang yan. Di ba may yellow pa? May yellow. Inaano ko nga. Bihira yun. Bihira. Nasa ano pa, nasa Cavite pa yung variety, no? Ngayon, yung isang ganito lang daw, kalaki, pag bumili ka. Magkano ba yung sinabi sa akin? Parang 3,000. Oh, wow! Sabi mo nga ako. Kasi mabilis kasi. Lalagyan nila pag lumipas na ano kasi pagka lumagpas pala sa dibdib namamatay yung isda. Isda, nalulunod po ano? Oh, yun daw. Sana yung kapatid ko siya naglalagay dyan ng araw eh. Kaya meron ako doon naka ano sa Facebook lang, dito pa lang nabibibig ko eh. Tracy, oh! Putahan niyo yung ano, sipitasin yung pitasin. Ito! Abot mo ba? Ako mag-aabot. Oo, si Kuya na lang. Si Kuya mo na lang abot para ako. Tanda ka Kuya dahil ano. May tinik. Oo, tinik. Sasama-sama ka kasi. Doon mo na lang sa kwarto. Nakaluwa yung ano niya. Ibig sabihin na nauuhaw siya. Oo. May mangga rin doon. Sisisip natin mamaya pagka-pawisan ng ano doon. Pero magdidiyon tayo eh. As magsi-swimming tayo mamaya diyan. Ay, wala pa fish, wala pa swimming pool. Sa biyak na ba 'to? May wave doon na merong pwedeng po. Ganun yung napuntahan ko na sa Bohol eh. Pinagdanan cave. Bakit naman kay Tracy na? Bababa ka doon sa pinagdanan. Sa Bohol. Sana pumunta kayo doon. Diba, yung tapos ipupos sa ano? Tatawa ko siya kay Ahas, ako nung kinuna mo ay, sabi ko tuwa siya. Naninig ako na, lamig pa na ng Ahas. May phobia kasi talaga ako nung bata ako, pinulupotan ako eh, naglalaro. Eh, kaya nung ano, binigay sa akin nung mama. Yung itsura ko, iba na. Naninig ako. Ako nga, nagigas din eh. Hindi na akong makahinga nun eh. Tuwa-tuwa nga si Lester noon. Shit, yun ang sunod-sunod na gano'n. Kasi nung dahan-dahan kumilos, ang lamig pala nito. Dito lang ka. Para siyang... Eh, ito, tapang nito, sinakbit dito, hindi ko kaya yun. Sabi ko, nandito lang sa braso, okay pa. Ay, taon-taon tayo umuwi. Every two... Ayun to. Oh, mama. Atin ko yun. Lagyan natin. Tignan mo na naman ako yung titray. Wala, like yun. Oh, binakot si mama. Kailan pong balik niya? As of time. Kami naman, nasa Maynila kami noong Sabado. Pamanay siya po kami noong... Sabi mo dyan na lang. Wow, ang dami anak. Nung bumagyo, ayan. Grabe. Napakasipag naman. Sipag mo muna. Wow! Ito nga, pinaputol ko dun dahil ginapangan ng mga ano. Oo, oh, baging-baging. Oo, oh, oh. Eh, mga hinog, pumili na kayo dyan. Balatan na lang, tapos ano? Dito, ang laki dito! Saan? Oo, oh, yun pa lang. Video mo si Papa, oh. Ganun na, balalang. Ay, nalaglag na. Video rin kayo, kunwari kung ipitas mo yung ganun. Ready, oh. Ay, may lumulubha. Kasi pagka bumabagyo, hampasan na lang. Ayan o, malandigin. Malandi nga ka ako yan, tuwa-tuwa sila eh. Sabi siya, natutuwa po ako, sinabi niya, malandi yung ano niya, yung sipag mabunga. Yung suha, tsaka yung
Very fertile. Sino mang magbubuhat nun? Ikaw. Sa probinsya yung t-shirt. I-insert oh, tapos lalagyan ng mga pinitas na mangga or bayabas so, or ano. Sinigilas kami. Oh, oh, on. Di ba pupunas lang po na gano'n? Oo, tapos kakain. Oo, totoo ka. Gano'n lang merienda nun eh. Tingnan mo siya, oh. Palang tigil. May kasulad ka agad. Oo oh, nga. Ano yan, madam? Video na kayo dito. Ano yan, munggo? Ay, hindi. Mga damo. Tataniman niya yung sili. Ang dinin niya yung mga sili siya. Ito, kala ko kasi ito. Munggo ang sito. Kaan? Dito meron siya naman si ako nung sitik lang. Ang dae, oh. Sabi-inlet. Ba, no? Ako dito ba, no? Dito na yun. Ay, ma, mabuhat ako na. Ilang kilo yan? Ang daming sili, oh. Naku. Meron din doon. Ay, andun yung alukon. Oh. Puro, parang damo lang, pero sili pala. Kapitas na kahapon, dalawang sunod, 80 kilo. Sa kanya. Inaantok na uuhaw. Nakabuntot kasi palagi. Tapos dito. Sino. Thank you.